Good afternoon, everyone. Medyo nagkaroon lang tayo ng mga konting delays dahil alam niyo naman sa kanilang lugar ay may brownout at least okay na siguro. Nakauwi na siya sa bahay, galing sa kanyang opisina. And we have with us ang ating first gold medalist sa World Police and Fire Games. Last time nakuusap natin yung isang medalist natin sa track and field at sa karate, si Kares na taga-Bohol. And we have with us sa Sambuanga naman. Sa Police Regional Office 9, ang ating Police Lieutenant Emma Magango, ang ating mga kasama sa Sports Corner PH interview. Sa Buenas tardes, Ma'am Emma, and thank you so much for joining us today. Good afternoon din po, Sir Gab, and good afternoon po, everyone. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin today. Medyo nagkaroon lang ng mga scheduling dahil busy din po sa trabaho, but then we are here by now para ituloy na yung interview. Thank you so much po, Sir Gab. At least natuloy na rin at saludo po kami sa inyong tabangan and of course yung pagbibigay dedikasyon na rin sa inyong trabaho and of course yung mga karangalan na iuwi ninyo para sa bayan at ingit sa Team PMP. Since we have recorded this on a National EOS Day, today is August 29 nga pala, Monday, nataon na ikaw ang bisita namin ngayong hapon and we would like to get up close and personal with you. Una sa lahat, kamusta na kayo? I know you are back dito sa Pilipinas at sa inyong mother unit at sa inyong tungkulin bilang taga-protekta ng ating mga mamamayan bilang isang pulis. So far, back to work na ako today dito sa Sambuanga. Actually, kailangan ko pa din mag-ensayo kasi meron din kaming incoming na PNP AFP Olympics sa Krame. So tumawag na yung coach ko na mag-ensayo ako ulit para maglaro ulit para sa PNP. So this time, ang kalaban namin is the whole AFP. Kasama dyan yung Philippine Army, Philippine Air Force, yung PCG, and then the Philippine Navy. So, even na nagtatrabaho ako ngayon, kailangan ko pa rin mag-practice ulit para doon sa upcoming sports competition namin. And I think kasali din yung Philippine Coast Guard doon sa Olympics. So, kailan yung mismong schedule ng AFP, PNP, PCG Olympics? For now, sir, wala pang exact na schedule. Kasi ongoing pa yung inter-unit namin with the PNP, but that was only in Camp Krame. Kasi yung region, meron din kaming inter-unit sports activity dito. So baka by October, magko-commence na yung AFP-PNP Olympics. Okay, so October. So magandang preparasyon na rin for next year's World Police and Fire Games na ina-expect natin na ikaw pa rin ang lalookan dito. Pero pag-usapan natin mamaya yung pag-aanda dito. Pag-aanda sa Sambuanga, sa PRO 9, Police Regional Office 9. Ano ba mga challenges ng pagiging isang police when it comes sa pagprotekta sa ating taong bayan, pagsugpo sa mga kriminalidad, illegal drugs, and giving security sa mga matataong lugar? Gagaya ninyo sa Sambuanga? Actually, sir, hindi naman po kaila sa lahat na ang Sambuanga is a very diverse community. So, if all you know po na ang Sambuanga ay composed of different islands. And maraming mga malalapit na islands dito sa amin, which is hindi naman po lingid sa lahat na maraming mga communist groups dito. But then, the police officers in Sambuanga, we are always delivering our services to protect the community and safeguard the community. So, lahat po ng efforts namin na ginagawa namin para ma-maintain yung pagiging peaceful ng Sambuanga. So, meron man mga minor crimes, but then we always ensure na pinoprotektahan namin
ang area namin dito. So the peace and order is always maintained through the new program of the Chief PNP, which is yung MKK equals K, which stands for Malasakit, Kaayusan, Kapayapaan tungo sa Kaunlaran. So dito sa Sambanga, we are strictly adhering on that. And of course, yung PPSO, which is to prevent crimes, preempt crimes, solve crimes, and organize and mobilize community to help us maintain the orderliness in our AOR. So lahat po ng services namin, lahat ng kaya namin gawin para protektahan yung community. So lahat ng mga bagay na pwede namin gawin, na pwede namin i-deliver sa community, we all do our best to protect the people here in Zamboanga. Indeed, yung ilan sa mga tinututukan ninyo sa PNP, of course, yung pagsupo sa kriminalidad, yun sa illegal drugs, and of course, yung pagsupo natin sa insurgency, like yung sa Communist Terrorist Group, the CPP, NPA, NDF, and of course, yung mga initiatives yan ay pinagpatuloy pa rin under the leadership of our Chief PNP. And at the same time, para mataas ang good moral ng ating mga kapulisan, nag-exercise sila, nagtuturo at naglalaro ng iba't ibang klase ng sports ang ating mga police. Bukod pa rito, nakakatulong na rin ito para ma-maintain yung fitness goals natin at para maging healthy tayo all the time. Gusto ang in-implementa ng sports at fitness program dyan sa Police Regional Office 9? Sir, dito sa Pro 9, we have police tennis activity during or every Tuesday and Thursday at 4 p.m. in the afternoon. So lahat ng mga police dito, we are required to wear our athletic uniform and do some exercises. It's a Zumba exercise which incorporated with cardiovascular exercises. It is an activity for the PNP personnel to strengthen our physical, for our personnel to be physically fit. So lahat mandated to be physically fit and do the exercises. Okay, so talakayin natin yung mismong sports career mo. Paano ka ba nagsimula ang iyong karera sa track and field? May mga ibang sports ka bang na turuan? Did you also join yung mga local competitions at fun runs? And of course, naglaro ka rin ba dun sa past na World Police and Para Games sa China last 2019, but prior to the WPFG sa Rotterdam? During the World Police and Para Games sa China, hindi ako nakasama doon since ongoing ang OBC training namin. But then, since na pumasok ako sa PNP, kasali ako palagi sa mga inter-unit, AFP PNP Olympics, and I am also a track and field varsity since then. Kaya medyo sports-minded tayo sa during our inter-unit, naglalaro din ako ng nagpa-basketball, nagpa-volleyball, at yung tag of war, track and field, and then the marathon. So simula pagkabata kasi natutunan ko ng maging sports-minded. So na-develop na until such na naging varsity player sa UE Manila. And then pumasok sa PNP, and then as of now po, naglalaro pa rin tayo para sa PNP. Yun lang po. And of course, kahit papaano, kahit naging police ka, nananatili pa rin yung passion mo pagdating sa sports, especially yung paborito na track and field. So itong World Police and Para Games, actually ito yung first na competition, di ba? International para sa inyo? Yes, po, sir.
Okay, so how do you prepare para dito sa tournament? Kahit may pandemic, kahit may mga restrictions, pero unti-unti nagluwag. Ano ba ang inyong mga preparation for the tournament? Kahit abala ka dun sa inyong duty sa office, o di kaya sa front lines, may times ka ba na mag-train or to acclimatize ito mga mangyayari dyan sa Rotterdam? Actually, sir, nung nalaman ko na meron palang World Police and Fire Games ulit sa Netherlands, nagpaalam ako doon sa R1 namin na mag-practice at mag-train. So, pinayagan naman niya ako mag-train. And then, but then it's not a, hindi siya madali. Kumbaga dahil, of course, I need to work during the whole day. So, kailangan kong gumising ng maaga para mag-train, mag-jogging, tumakbo, mag-workout. And I have to be prepared physically, mentally, emotionally. So, lahat kailangan kong i-prepare. So, especially international yung laro. At we all know na ang mga Europeans ay mahilig din sa pagtakbo. So, maraming mga naging hadlang, kumbaga. Hindi naman sa hadlang, but then, kinaya naman lahat para makapaglaro ng maayos at manalo sa Netherlands. Since yung mga kalaban natin, matatangkad sila, and then syempre mas ahead sila doon dahil lugar nila yung Netherlands, and then the weather also. But then of course na-manage pa rin natin manalo. So yun po. During the opening ceremony, I remember nagpagsalamuha ka at nagkaroon ng pagkakataon para makita mo yung mga teammates ninyo from other sports. And then may mga nagdagdag sa inyong anay, yung mga debutants. And mga kalaban natin from different mga law enforcement at yung mga firefighting units mula sa iba't ibang panig ng mundo. Talaga kita natin dun sa opening, maraming na ang nagulat dahil pala tayong team ang Pilipinas for the sporting meet para po sa mga pulis natin and of course yung mga bombero. Actually, sir, it's a isang napakalaking chance na ma-meet yung mga other police officers, the fire brigades, yung other personnel from customs ng iba't ibang country. So, sobrang saya lalo na nung opening, na-meet mo yung mga iba-ibang police officer from other countries. And then, nagkaroon pa kami ng chance na makipag-usap, makipag-mingle sa kanila, and we even exchange our patches. We also exchange t-shirts. So, masaya. Sobrang napakalaking... kumbaga, napakalaking chance, napakalaking, we are very privileged para ma-meet natin yung mga police from the other countries. So, sobrang saya din nung, of course, yung mga ibang lugar, dahil even the Philippines, nandun doon. So, lahat excited para sa World Police 2022 sa Rotterdam. I'd like to say yung part yung nagustuhan ko, yung nagabot kayo ng mga souvenirs, nag-exchange ng mga souvenirs. Yes, yes po, sir. Athletes natin, nakakatuwa. Kitang-kita natin yung friendship between the Philippines and the other countries as well. Pero pagdating sa labanan, and of course, and naman yung mga national team. Pero off the court, friends na rin sila. Alam natin itong competition na sinalihan ninyo is a huge challenge for you. Ikaw yung nakakuha ng ginto doon sa participation ng Team Pilipinas PNP sa World Police and Fire Games na ginanap sa the Netherlands last month.
So women's masters 35 to 40 age group 800 meters event kung saan naglista ka ng 2 minutes and 50.79 seconds. Siguro kwentuhan ninyo sa amin kung ano nangyari sa inyong performance nyo during the event. How do you pair against sa mga, sabihin natin iilan lang na mga kalaban natin overseas. May mga adjustments sa strategy ba na ginawa ninyo during the performance as well? First time ko kasi sumali, so medyo nag-observe muna ako kung ano yung gagawin since nung pagdating ko doon nagtanong pa ako kung ano ang mangyayari, so anong magiging sequence, but then I was surprised dahil nung nandun na kami, sabay-sabay binitawan lahat ng players, lahat ng mga runners. So what I did is tumakbo ako. I run with my own pace. So unknowingly, yung mga kalaban ko pala is merong 18 years old, merong 29, 30, and then up to 45 years old. So kumbaga, pinatakbo kami ng sabay-sabay. So, what I did, yun na nga, tumakbo ako, kalaban ko yung mga 18 years old, and then, unknowingly, ako pala yung nag-first doon sa category ko. So, napalaban ako doon sa mga medyo bata, but then, of course, nakuha ko pa din yung gold medal. So, nung una kasi, medyo hindi ko pa kilala, hindi ko pa alam kung sino-sino yung mga kalaban ko on my age. But then, I just do my best. I give all my effort. And then, when I finish, doon ko na lang nalaman na ako pala yung first. So medyo, ang laki talaga ng surprise. And then, yung kasama ko, si Pido, sobrang saya niya, sobrang saya din namin sa gold medal na nakuha ko. And I think si Pido na friend ninyo at kapwa na rin police athlete, and nanalo din ng silver medal dun sa track and field. And I think dun din sa open water swimming, si sumali na rin si Sir Pido, si Jonathan. Opo, actually magkasama rin kami na tumakbo ng 21K half marathon. So he encouraged me na tumakbo sa 21K, and then umattend kami, nag-join kami dun sa 21K. So it was a privilege for us para makita na napakadaming runners. Sobrang dami ng runners, and even not a track and field players, all sports, nandun sila, nag-join sila. So sobrang dami ng tao, sobrang andami ng nag-join, ng mga police. So lahat ng event, halos andami nila. And then doon namin na talagang napatunayan na Europeans, they really like running. So they really like doing the marathon. So sobrang nakaka-enjoy, kumbaga nakakamangha yung mga nakita namin doon at napanood. Apparently, ito yung first participation niyo sa WPFG at nataon sa Masters pa nilagay yung 30 to 35 to 40. Pero hindi natin makakalimutan yung how to handle pressure, and of course, yung condition ninyo before and after the game. During the event, kumusta yung pressure na iniinda, and how do you handle it? And of course, yung mga injuries or yung mga pain na agad mong pinagaling at tinugunan ng Lunas? Of course, I am well prepared about the, since medyo nasa ano na tayo, middle age, kumbaga. Dito pa lang meron na kaming naka-ready ng mga medicines if in case something happened to us. So at least ready na kami doon. And meron din akong dala na knee protector para if in case na magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, meron tayong protector para makapaglaro pa ulit.
I mean, makapaglaro pa sa mga iba't ibang event. So, very pressured dahil syempre yung mga kalaban namin matatangkad, mahahaba yung paa. Pero syempre, pag Pinoy talaga, talagang lalaban yan. Kahit alam natin na medyo friendly game lang yon, pero syempre iba pa rin kapag nagkakaroon ka ng medalya, lalong-lalo na sa ibang bansa. Din, sinabi mo nga mga matatanggad yung kalaban. Malaman nyo sa amin yung height mo compared dun sa mga kalaban ninyo? Siguro yung height ko nasa balikat lang nila. So, sobrang lalaki talaga ng mga haba ng legs. Mahahaba talaga yung paa. Mahahaba yung strides. Pero syempre, i-aim pa rin tayo na manalo. And then, kahit yung nakwento ko earlier about dun sa marathon, we got finisher medal, pero syempre, nag-enjoy din kami. So, medyo tawag nito. Nakakamangha lang kasi kahit pagod ka na, kumbaga, yung kalaban pagod na rin, pero ang lalaki pa rin ng hakbang nila kasi malalaki nga yung mga bias ng paa. And what was your feeling na ikaw yung unang nakaginto para sa Pilipinas, in particular Team PNP, and afterwards, nagkasunod-sunod na rin ang pagkapanalo ng mga kapwa natin police athletes in other sports as well. For example, yung badminton, yung karate, ini taekwondo, basketball and volleyball, nag-uwi sila ng mga medalya sa kanya-kanya mga events doon sa WPFG. Nung una, as I mentioned nga kanina, medyo nagulat pa ako na ako yung nanalo. Pero of course, sobrang saya namin, tuwang-tuwa kami. And then nalaman nung buong team na naka-gold na nga ang Philippines. So tuwang-tuwa sila and they also encouraged to deliver more medals. So karamihan sa amin na sumali sa World Police and Fire Games ay nag-uwi ng medalya. So, sobrang saya dahil ang Pilipinas ay nag-excel talaga in international competitions. Ang alam ko lang, fourth place yung Pilipinas pagdating sa per unit o yung agency na kinatatuyuan dun sa medal tally. Fourth place tayo. At almost all of the athletes, so mga police athletes ay nag-uwi ng mga medals. Meron din mga iba mga medalists na nag-medal din sa dalawang sports eh. For example, merong athlete na nag-medal sa karate, tapos sunod sa track and field. Si Sir Jonathan nag-medal din sa athletics, tapos sa open water swimming. So anong reaction ninyo ng inyong family, friends, or closest loved ones, pati mga hindi kilala na nakatulong ID dito sa aming page? Nung pinost ko na may Pinoy tayo nanalo ng ginto sa WPFG, and I heard meron din mga sunod-sunod na mga inspiring victories ng ating mga police athletes sa mga sumunod ng araw ng kampanya. Kung nakikita ninyo sa Facebook page, medyo umaakot kayo ng mahigit libo-libo mga likes at shares at comments eh. Of course, sobrang saya nung family ko and then yung boss ko, naiyak pa siya sa tuwa nung sinend ko sa kanya yung medal ko. It was actually night time here in the Philippines. Kaya nagulat sila nung sinend ko yung picture ng medal and then the awarding. So, sa sobrang tuwa, naiyak pa sila. Naiyak pa si ma'am dahil hindi nila akalain na makakakuha ako ng gold. So, it was actually my first time, kumbaga. So, kumbaga, sobrang saya nila. Kasi with all the efforts that I did dito sa during the preparation, nag-iinsayo sa madaling araw, and then hapon. So, kumbaga, nagbunga ng maganda yung sacrifices ko and then yung determination ko na manalo and lahat ng sumuporta kumbaga tuwang-tuwa sila doon sa napanalunan kong gold in that competition. Ito pagkapanalo mo ng ginto sa WPFG it serves as a good moral boost sa ating mga police na aktibo rin pagdating sa sports and fitness.
Paano ito nakatulong itong tagumpay ninyo para mapalakas yung ating programa through the leadership of GPMP Asurin na patatagin yung sports and fitness goals natin, lalo na malapit na yung AFP and PNP PCG Olympics sa October kung saan magpa-participate na ulit ang mga police athletes doon. So as of now po, kinukuha na ulit yung mga names ng mga atleta na lalaban doon sa AFP PNP Olympics. So ang ating hanay ay napaka-supportive when it comes to sports activities. Na alam natin na ang mga personnel ay nagpa-participate at nananalo sa larangan ng sports. So na malaking bagay din ito sa lahat ng mga players at marami rin ang mga gustong mag-participate sa World Police and Fire Games 2023. Actually, hindi lang sa kapulisan kundi yung mga friends ko din from FIRE, nag-comment sila and then they are also interested to join the World Police and Fire Games 2023. So marami ang na-encourage at nainganyo na maglaro sa kani-kanilang sports. Hindi lang sa PNP kundi doon, sa, pati na rin yung sa FIRE, yung Fire Brigade ng Pilipinas. So kumbaga, dahil doon sa exposure ko abroad na nakita nila at napatunayan nila na kaya ng mga Pilipinong police na mag-excel, ay na-encourage din sila na sumali sa sports. I'm sure yung PNP and BFP will take its efforts para magkaroon ng isang strong composition natin patungo sa Canada pagdating sa WPFG. So ngayon pa lang, nag-aanda ka na ba para dito sa WPFG para kahit pa paano, idedepensa mo yung ginto na napalaroon mo nung nasa the Netherlands pa tayo? Siyempre, kailangan natin paghandaan ulit yung pagsali next year. And for now, yung pinaghahandaan muna natin is yung AFP PNP Olympics. But of course, binabrowse ko na yung mga sports na kasali sa World Police and Fire Games sa 2023 since iba na naman yung organizer. And I am planning to join also the trail running. So aside from track and field, gusto kong mag-shift sa trail running and then gusto ko din mag-join doon sa biathlon, which is it's a combination of running and then shooting. So mas maganda yon sa mga kapulisan dahil para mas enhance natin yung katawan natin and then yung pagiging sharpshooter. So hindi lang sports ang madidevelop natin, kundi ganun din sa pagprotekta natin sa community. So gusto kong salihan yun pagdating ng 2023 World Police and Fire Games sa Canada. Last two questions kasi we're running out of time. Upon pag-uwi ninyo sa bansa, nakipag-courtesy call ka rin sa mga top officials ng both PNP, the local government, at PRO9. At since National Eros Day nga, paano mo ipinapakita pagiging modern day Eros sa araw-araw na buhay natin? Especially, dumanan na tayo sa pagsubok dulot ng pandemic, pero nalampasan natin na kung sama-sama, tulong-tulong tayo. Una na this call, then tapos yung mga bayani traits. Heroic days. So, as a police and as a an athlete, kailangan nating maging determinado. So, kailangan nating magkaroon ng goals araw-araw. Kailangan natin na tuparin lahat ng mga sinumpaan nating tungkulin sa PNP. And kailangan natin maging role model sa lahat ng mga kabataan. And
And kailangan natin ipakita na kayang-kaya natin maging maayos at malakas sa larangan ng pagpupulis at sa larangan ng sports. So, kailangan natin maging tapat sa tungkulin at maging maayos at marangal na pulis. Yun lang po. Amit that, teka muna, linawin ko lang ha. As na, yung una kong pinost sa sports store na, taga Sambuanga ka, pero alam ko hindi ka ata taga Sambuanga. So, siguro nilamin natin kung saan na bayan ka nang galing. Sir, ako po ay galing ng Pro 4B sa Romblon. Ito po yung isla kung saan din nang galing yung coach ko, si Coach El Mamuros po. At siya po talaga ang nag-mold sa akin na mag excel sa sports. So during that time ng high school pa lang ako, in-encourage niya na kami na mag-excel pa in sports and then mag-aral sa UE para ipakita yung talent namin. So ako po ay product din ng University of the East in track and field player. And in track and field, I actually graduated with as an MVP. So yung season 69 po na UAAP season 69, ako po yung nag-MVP sa track and field. So doon kami dinala ni Coach Elma hanggang sa naka-graduate and then pumasok sa pagpupulis po. And ako po ay na-assign dito sa Zamboanga noong naging official na sa PNP po. Kaya nandito po ako ngayon at ako po ay nagsiservisyo na dito sa Zamboanga for 1 year and 6 months. Wow, kung napanood ito ng legendary na si Madam Elma Muros itong interview na ito, I'm sure nakaka-proud talaga na mayroong isang produkto na nanggagawa niya ay nag-uwi ng ginto dyan sa WPFG. Ma'am Emma, maraming salamat for taking your time. Pero bago po tayo magbigay ng closing remarks, mag-photo muna tayo. Pero pa-request lang, pakitanggalin niyo muna yung face mask para... sa ating photo op. And then babalik mo na lang yung face mask after that. Okay? Para makita ang mga viewers ang yung smile. So thumbs up po tayo, ma'am, and smile. 1, 2, 3. Okay, ma'am Emma. Thank you so much po, sir. Pero siguro pwede natin ibalik yung face mask para at least na nakita na sila yun ng mga viewers natin yung inyong magaganda. So siguro Ma'am Emma, before we wrap up, inyong pasasalamat at encouragement na rin sa mga kapwa nating police na to try out sports para kahit pa paano sa mga susunod na WPFG ay mag-aakot pa rin tayo ng mga medalya. Siguro pasasalamat sa lahat ng mga supporters and of course, mensahe na lang sa mga kapwa nating police. So, sa lahat po ng nanonood at sa lahat ng mga gustong tumakbo, especially sa mga bata pa. So, kailangan nyo lang po i-continue yung pangarap ninyo. Gawin ninyong challenge yung gawin ninyong challenge sa sarili ninyo, yung napapanood ninyong mga sports athlete na nag-excel. And ipagpatuloy nyo lang yung pangarap ninyo and then kung gusto ninyo mag-excel sa sports, pwede nyo po ako i-approach para turuan kayo ng libre. Yun lang po at marami pong salamat. And of course, meron din kayo mga sports clinics na ina-handle ninyo sa PRO9. Meron ba nun? Actually dito, ngayon pa lang kami magsisimula na magkaroon ng clinics. But ang city ng Zamboanga po ay meron silang sports clinic na libre din po. Pero sa Krami po, meron na tayong ongoing summer clinic every year. So kung
pwede po kayong pumunta doon. Pero pwede nyo rin po akong i-approach dito sa Zamboanga if nandito po kayo sa Zamboanga. And with that, since marami pa tayong oras na may bibigay, pero alam natin kulang ang oras. So saludo tayo sa ating mga kapulisang atleta. Salamat sa binibigay na pagkakataon na makausap kita sa personal sa Zoom, dahil alam ko medyo busy ka sa inyong office work, sa paperwork, at sa ilang aspeto sa pagiging pulis, lalo na sa inyong assigned unit. We wish you all the best sa upcoming competitions like yung mga AFP, PNP, Olympics, and of course yung WPFG 2023 sa Canada. And salamat muli po sa inyong ginawa niyong serbisyo, mga pagsusumikap, pagsasakripisyo na matupad niyo ang inyong mga pangarap ninyo sa buhay, mapa-sportsman lang o sa pagiging pulis. So, Ma'am Emma, thank you so much and all the best. Keep safe sa inyong trabaho. God bless you and see you around. Thank you so much. Bye-bye po. Thank you, sir. Bye-bye po. Thank you po.